Magandang araw at magandang buhay mga Kerb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So sa video ng ito mga Kerb, magba-bike check tayo ng isa sa pinagmamalaki ng Maddie's Bike Shop. Siyempre ang kanilang Project Mountain Bike. Ayan, so magba-bike check tayo dito mga Kerb ng Mountain Peak Vulcan. Ayan, so napakaganda nito mga Kerb. Mapapasana all ka na lang dito. Ayan, oh. So bago ko simulan mga Kerb, ipakita ko lang sa inyo, napakarami pa rin nilang binibentang project bike dyan. Ayan, halos 1/4 ng bike dito sa Maddie's Bike Shop, puro project bike. So napakadami. At the same time mga Kerb, nagdi-deliver sila dito mga Kerb nationwide. Halimbawa na lang nito, Surigao del Norte. Ang layo niyan. Tapos meron pa tayo dito isang na Negros Occidental. So napaka convenient umorder dito sa Maddie's kasi nakapag-deliver sila around Philippines. Around Philippines. Ayan. Through AP Cargo. Saka yung isa, hindi ko matandaan yung isa. Ayan. So mamaya babanggitin natin bago matapos yung video. Pero bago ngayon, bago yun, syempre, magpa-bike check muna tayo. Ayan po. Parang sa mga bago lang sa aking YouTube channel, gusto ko lang magpaalala, ako nga pala si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan. So, sa ngayon, babike check natin. Mountain Peak Vulcan Project Bike by Maddie's Bike Shop. So, ano pa hinihintay natin? Tara, simulan natin to. And we're back mga Kerb for this video. Biglang napapa-English tayo. Ano? So, ibabike check natin ang Mountain Peak Vulcan. So, as usual mga Kerb, sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. Ayan. So, project built bikes to mga Kerb. So, tumitimbang ito ng 12.5 kilogram. Ayan. Ang gaong na to mga Kerb. Basta project bikes ng Maddie's Bike Shop around 12 to 13 kilogram lang. So, panalo sa timbang. Diba? Ang frame natin, syempre, Mountain Peak Vulcan yan na glossy red. Yan, kumihikinang oh. Ang ganda ng pagkakapintura mga Kerb. Siyempre, size niyan ay large. So, malaki to. Ayan. Mga nasa 17 or 18 inches ang kanyang C-tube. Medyo nalalakyan ako doon. 17 inches, ayan. Parang tatama sa singit ko to. Ano? Siyempre, smooth welding siya. Ayan, smooth welding. Tapos, internal cabling. Sa kabila, ayun, may dalawa rito. So, dalawa kaagad yung kable na nakapasok. Isang RD, saka isang preno. So, ayan. Yan ang gusto kong cable management. So, dalawa kaagad dito. Ito naman siguro, para to sa FD. So, kung maglalagay ka ng FD. Ayan. So, dito mo ilalagay yung kable. So, kung dito ay pinasok sa down tube, malamang at sa malamang, dito yan. Ayun, dito lumabas. So ayan oh, kita naman dito mga Kerb no. Malamang dito rin yung FD. Ayan. Syempre meron yang stopper para sa FD. Kung gusto mo maglagay ng tubay, ako gustong-gusto ko maglagay ng tubay kaya lang wala pang budget. Ayan, so siguro pwede ka maglagay dito ng Acera na FD clamp type na tubay. Ayan. Syempre ang ating mga water decals dito is Vulcan. Water decals din dito. Ride without limitation, water decals din yan. Hydroforming triple batted tube, water decals pa rin yan. At syempre dito sa may bandang taas, meron yang Vulcan and designed and engineered by Mountain Peak. So yung mga black na nakikita nyo dyan mga Kerb is water decals. Pero pagdating dito sa Mountain Peak, pintura siya na makapal na glossy, hindi ko chrome, ayun, chrome. Chrome yung itsura nung pagka-decals niya. So, yung shape nito mga Kerb, pa-square. Ayan o, pa-square. Lumapad lang dito. So, hindi na siya nag-bend. Kasi kadalasan sa down tube, nagbe-bend na ganun. So, dumaretso na siya, lumapad lang dito. Ayan, pinalapad. Ayan o, di ba? Smooth weld. Hindi siya smooth welding mga Kerb. Maraming uod ng pagkakahinang. Dito, smooth welding. May maliit na triangle pang support dito. Ayan. So, malaki yung space dito. Makakagamit ka ng water bottle na malaki. Kasi ang laki niya, oh. So, kagaya ng water bottle ko malaki. Siguro hanggang dito yun.
So, pag inugot mo, pwede pa pataas. Kasi kung ibinaba niyan, so mamumblema tayo patagilid ang kuha ng ating water bottle. Walang bridge ang ating system. Pero matibay yan, mga kerb. Again, hindi papasa yan sa quality control kung hindi yan matibay. Ayan, o, diba? Pa-score pa rin ang shape ng ating system. Then, ang kanyang dropout ay kulay itim. So, dalawang sunod na ang ating bike check na kulay itim ang dropout. Kaunti lang ang nakikita ko na kulay itim kasi yung dropout. Then, pagdating sa chainstay, mga kerb, ito, malapad then pakitid. So, yun yung design nito. Ayan, o. Sa baba, wala pa rin bridge. So, napaka simple nung itsura ng ating frame. May mga binawas sila kagaya nito. Walang bridge. Wala rin bridge dito. Tapos ito, hindi siya masyadong ibinaba. So, ang ganda ng pagkakagawa. So, para sa akin, thumbs up na kaagad dito sa itsura ng ating frame. O, di ba? And then, pagdating sa kanyang head tube, mga kerb, may water decals dito and tapered. Ayan, mga kerb, tapered siya. Ang sukat nito, mga kerb, ay 120 mm ang haba. Ito, mula dito hanggang dito. Ayan. At the same time, mga kerb, ang ganda ng ating suspension fork. Kita nyo naman, panalo. Hydraulic air shock ang ating suspension fork. Siyempre, gawa yan ng Mountain Peak. Ayan, nakalagay. Magnesium alloy ang ating lower. Lower ang crown, lower ang arc. Ang ganda nito, mga kerb. Uy! Ang ganda. Remote lockout. Sana all naka-remote lockout. Ayan, panalo. Siyempre, dito air valve cover. Diyan nakatago ang valvula. Tinaghalog eh. Para hanginan ang ating air valve. Tingnan natin ang kanyang steerer tube. Wow! Tapered din ang ating steerer tube. Kitang-kita, mga kerb. Walang daya. Ayan. At ang stanchion natin is kulay gold. 120 mm ang travel. Ayan. Ang ganda, kulay gold. Pero may mga nakikita ko, mga kerb, yung medyo pag tumagal-tagal na, na kumukupas na to. Siyempre, ano yun eh, wear and tear nga ni Mano. Diba? Ayan, oh. At dito tayo ngayon sa hubs. Uy! Panalo ang hubs. Speed 1 Soldier. Yan, may sundalo tayo. Ayan, sundalo ang ating hubs. Uy! Ito yata yung mga kerb na ano, convertible sa true axle. Pa-comment naman mga kerb kung ito yun ngayon. Alam ko kung convertible to sa true axle eh. Pero, dito sa ating project bike, naka-quick release siya. Yan, sealed bearing to mga lodi. Aluminum alloy ang ating hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes. Yung ating soldier, speed 1 soldier. Stainless na spokes. Ayan o, panalo, stainless. Double wall aluminum alloy na rims. Na may sticker na, tingnan natin kung ano yung sticker. Wellington. Wow! Social. Wellington. Parang Amerikano, ano. At ang gulong natin ay Maxxis. Recon Race. Ayan, 29 by 2.25. Kung ako nagkakamali, parang ano yata ito mga kerb? Ano yata ito? Ready? Tubeless ready? Pa-comment naman ako mga kerb kung ito yung tubeless ready na gawa ng Maxxis. Ayan o. Tan wall yata ito or ano, hindi ko malaman kung anong wall. Nalilito kasi tayo sa mga wall eh. Apakadami. Pero itong rims mga kerb, nakita ko. Tubeless ready yung rims niya. Pero hindi ko lang alam kung tubeless ready rin yung gulong niya. Pa-comment naman sa baba mga kerb. Sa kabila, ganun pa rin, Maxxis. Recon Race 29 by 2.25 na gulong. Yung knobs niya, nakalimutan ko. Ito, good na good to sa kalsada. Hindi siya ganun kalakihan at hindi rin ganun kaliitan yung kanyang knobs. Again, tubeless ready na rims, double wall aluminum alloy na mayroong tatak na Wellington. Ayan mga kerb, Wellington. O, di ba? Stainless na spokes. 32 pieces yan. And again, speed 1 soldier na hubs. Quick release. Sealed bearing yan, Lodi. Again mga kerb, pa-comment. Alam ko convertible to sa true
axle. At ang cogs natin, tingnan natin, cassette type. Uy, ang ganda ng tunog ng ating cassette. Oh, di ba? Natinig nyo yon? Tunog mayaman. Ayan, ang cogs natin, tingnan natin kung masisilip natin. Parang nakikita ko aerobic. Parang aerobic nga kikita ko. Aerobic nga. Ayan, confirm. Ay, confirm. Ayan, oh. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 speed ang ating cogs. 11, 2, tingnan natin. Dandaran, 42 teeth. Ayan, 10 speed, 11, 42 teeth gawa ng aerobic. Ang RD natin ay Shimano Diore. Sana all naka Shimano. So ito yung Shimano Diore mga kerf nang walang clutch. May mga model kasi ng Diore na may clutch. Ito yung without clutch. Ang pulley natin, plastic. Dito plastic pa rin. Standard size. Yan, ang ganda. O, di ba? Ang kadena natin, pwedeng gawing porcelas. Silver na silver. Tech PWR ang tatak. O, tingnan nyo. Ito nga yung pwedeng gawing ano, bracelet. Merong gold sa loob. Gold silver. O, di ba? Ang ganda. At ang ating crankset ay gawa ng Aerobic XXC-3. Ayun yata yung pagkakabasa ko. 170mm, made from aluminum alloy ang kanyang crank arm, removable chainring, hollow tech. Yung ano niya, bolt niya mga curve is oil slick. Siyempre, yung kanyang chainring is gawa ng Aerobic. Aluminum alloy pa rin yan. 34 teeth. Ayan, kita niyo mga curve po. 34 teeth. Yun. At ang C-clamp niya, oy, Maxone. C-clamp na Maxone. GX31.6 na seat post, Trident, Mountain Peak to, kung hindi ako nagkakamali. 350mm ang haba. Ayan, ang taba, oh. At syempre, 2-bolt, naka-setback ng konti lang naman. Konti, ayan. Para sa mahaba ang kamay. Kailangan kasi naka-setback. Syempre, upuan niya, medyo maliit lang, jutay. Jutay to, malambot ang foam. Eto maganda mga kerf, meron siyang butas. So singawan ng utot yan sa kadaluyan ng ihi. At the same time meron siyang hiwa dito. Yan, pwede ka nang hindi tumayo ang puwet kung uutot ka. So kung iihi ka, dyan ka na lang din. So meron na siyang tuluan at singawan. Ayan, no? So gawa yan ng Geneva. Parang pangalan lang ng artista. Oh. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. At ang stem natin, Trident. Ayan, GX70 naman to. Kung hindi ako nagkakamali, Mountain Peak pa rin to. Ayan, 65mm. So, pwede to positive and negative. Ayan, nakalagay. Positive and negative 17 degree. Pero kadalasan ginagawang negative yung mga stem. Ayan, syempre ang headset natin ay sealed bearing, Lodi. Sealed bearing na yung headset na ginamit. Syempre ng Mountain Peak. Naka-slam, tapos meron siyang isang spacer na 10mm. So may choice ka kung ilalagay mo to sa ibabaw o hindi. Nasa sa'yo na yon, di ba? At ang ating stem, ay stem pala, handlebar. Ganun pa rin, Trident pa rin. Ayan. Na handlebar made from aluminum alloy. 800mm ang haba. May kahabaan to, promise. Ayan, bukang-buka ang balikat mo dito. Ang ganda nito. Hydraulic brakes niya mga curve, Shimano MT200. Ang lambot, saka ang layo ng travel niya dito mga kerpo. Yan, Shimano MT200. At ang grip niya, ito masarap. Mountain Peak. Hindi siya ganun kalambot. Ang sarap sa kamay. Promise, ang ganda nito. Ayan, parang gusto kong mag-uwi ng isang ganito ha. Siyempre, plastic ang end cap. Medyo mahirap siyang tanggalin. Hindi siya basta-basta matatanggal. Kasama na siguro sa grip yung kanyang end cap. Shifter niya mga kerf, syempre Shimano Diore 10 speed. Ito push-pull yan. Lahat naman ng Shimano ay push-pull. Kaya lang mga kerf, wala siyang number dito. So, kakabisaduhin mo na lang talaga yung kung anong gear ka na. Ayan, oh. O, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang caliper at rotor. Again mga kerf,
Shimano MT200 caliper, naka post mount dito syempre kasi naka aluminum alloy ang ating lower, at rotor na 160 mm. Tingnan natin kung may tatak. Meron, Abiya ba tatak? Tama ba ako? Ito yung mga kuwepro. Avid. Ito, Avid ang tatak. Ayan, ang rotor natin. 160 mm na rotor. At sa kabila, ganun pa rin. Naka-post mount na Shimano MT200 caliper at Avid. 160 mm na rotor. Ang ganda ng rotor, mga kuwep. Promise. Oh, di ba? At ito, medyo may tama ng konti yung frame pag magbabaklas ka ng caliper. At ito mga kerp, ang ating pedal, kita nyo naman, naka-box pa. Oh, ikakabit lang yan syempre kapag meron ng buyer. Ito ang ating pedal, Mountain Peak Sealed Bearing Lodi na pedal. Oh, ang ganda nito. Oh, panalo. Okay, mga kerp, ang ganda. So palagay ko, wala na ako nakalimutan sa pagbabike check nitong ating project bike, Mountain Peak Vulcan, sumasabog sa ganda at sa piyesa. Ang ganda nito mga kerp, promise oh. Panalo. So ayan mga kerp, ang ating bike check ng Mountain Peak Vulcan. Syempre naka Shimano MT200, Diore 10-speed, Halotech. So napakaganda nitong mountain bike na ito. Ayan, so nagkakalaga nga pala to mga kerp ng 26,000 pesos. So panalo. Ayan, di ba? So pag nag-purchase kayo rito sa Madis mga kerp, any bike, lahat yan may freebies. Ang mga freebies nila mga kerp, ayan, ipa-flash ko sa screen. Jersey, water bottle cage, water bottle, chain guard, saka ilaw. Ayan, so ang dami nung freebies. So panalo ka na sa bike, panalo ka pa sa freebies. Ayan. So, tingnan nyo mga kerp. So, marami silang inihahanda for delivery yan. Nakakita nyo naman. No. So, meron pa rin silang inahanda ron. For delivery pa rin yan. So, kung gusto nyo magpa-deliver mga kerp, message lang kayo. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Maps. So, napakarami pa silang bike dito. Ayan, project bikes, built bikes, etc. So hanggang dito na lang mga kerp ang ating video. So kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits. Bye-bye.